Dinig ba yung boses ko dyan? Naman, okay. So bago tayo magpatuloy ay bukumas tayo sa manalangin. Makilang Diyos, sa pagpapatuloy po ng aming pong pag-aaral, Panginoon, ay gabayan po kami muli. Nagsasat po ang aming pusisipan sa mga katotohanan ng aming pag-aaral ninyo. Tanghali at kayo po nawa, Panginoon, ang aming pong patuloy na makita sa aming pong pag-aaral na ito sa pahala ni Jesus. Amen. Tatanin ko lang kayo, no, kung kilala nito ang mga to. Mga pictures na ipapakita ko. Kilala nito? Sino yan? Ano ang palabas? Caribbean. Caribbean. With lots of demons involved. And I was trying to tap
and utilize that. So, hindi ko po sila sinisiraan ng mga kabataan, no? Ito yung sinasabi nila. So, huwag nating dagdagan yung ano nila, kung ano lang sinabi nila. Yun daw talaga, sabi ng director, marami ng demonyo kay Keanu Reeves. Kay Leonardo DiCaprio naman, sabi ng isang director, si Agnieszka Holland, sabi niya, Venus like agent. He opens his body and his mind to receive messages from another person's life. Sabi naman ng isang director, yung movie ni Leonardo DiCaprio na Romeo and Juliet, with Leo, you might see 30 people come out of him in a day. So marami daw mga 30 people. Ito yung favorite nyo ng isa, si Johnny Depp. Si Captain Jack Sparrow, sabi niya, I know I have demons. Ito siya talaga yung sabi. Sabi niya, I know I have demons. I am 30 different people. So there is spiritualism dito sa mga pinapanood natin, mga actors at mga actresses. At marami pa sa kanila, hindi nila sinasabi. Pero this is what's happening sa kanila. It's more of spiritualism. At bilang mga Kristiyano, na tayo ay punong-puno ng pag-ibig ni Jesus Christ, na na-receive natin sa Kanya, dapat pa meron tayo ng mga other. Should be engaged in spiritualism. And ang nakakalungkot mga kabataan, hindi natin alam na meron pala ganyan. Di ba? Hindi natin alam na meron pala mga ganito mga bagay na kanilang ginagawa. Tulad doon ang pag-aralan namin kanina, ang Hollywood or ang mga movies, ang gusto nilang mangyari is to shut down the frontal lobe, yung mga wala dito kanina. Shut down yung frontal lobe sa pamamagitan ng panonood ng TV. Alam niyo kung paano ginagawa yun? Kapag nanonood kayo ng TV, kumari, ang scene ay papasok sa kwarto. Kanina lahat tumasok dito sa kwarto. Ang normal na nangyari, kung nakatayo ako dito, ang isang angle na nakikita ko, lahat kayo pumasok lang dito, buko kayo dyan, gano'n. Pag nanonood kayo ng TV, iba iba. Diba? Pwede isang angle, nandun sa labas ng camera, may pumasok dito. Tapos yung isang angle na dito, nakita ko pumasok. Tapos bigyan, pwede isang camera naman dito, pumubukan. Pabago-bago ng angle, diba? At kapag ka nanonood tayo ng TV, sa pag-change ng angle, every 3 seconds or 3 to 4 seconds, magbabago yung angle. In just 30 seconds, hypnotized ka. Nung isang gabi nga, pinito ko kanina, yung mga nanonood, nakagano'n lang ang TV. Walang kurapan yun. At hypnotized ka na. Kahit anong sabihin ng TV, maniniwala ka. Hindi mo yan inaalam kung tama ba yung mali. Basta oo ka lang. Kasi ang brain natin hindi na gumagana. Nagsishutdown yung frontal lobe kapag ka nanonood tayo ng TV. Hindi gumagana yung decision making. So, ito yung ating mga nakikita dyan. Tuloy natin. Sabi ni Fairuza Balk, a lot of actors who don't mention their names are very much into this. Marami daw mga actors ang nag-engage sa spiritualism. Pero hindi nila sinasabi kung sino sila. Ngayon, kanina I heard na yung appeal ni Pastor Brian is for young people na mag-engage sa preaching of the gospel. Tama ba? Have you done Bible studies? May mga ilan sa inyo or marami sa inyo nakapag-Bible study na. Meron namang mga hindi pa. Diba? So, masaya tayo kapag ka mga kabataan ay nag-engage sa mga gawain. Pero alam niyo ba kung sino ang pinakamasipag mag-Bible study? Na religion? Mormons, Jehovah's Witness, hindi Adventist. Hindi. Titingnan natin, ano? Sabi ni Anton LaVey, Anton LaVey is the founder of Church of Satan. There is a Church of Satan. Sabi nito, television is the mainstream infiltration of the new for the new satanic religion. The TV set or satanic family altar has grown more elaborate since the early 50s. From the tiny fuzzy, yung unang TV doon, maliliit lang, screen to huge entertainment centers covering entire walls with several TV monitors. What started as an innocent respite from everyday life has become in itself a replacement for real life or for million, a major religion of the masses. Ang tawag pala ni Anton LaVey sa television is the satanic family. At family pa, no? Talagang buong pamilya. Sama-sama tayo. Nanood tayo ng TV. And
ang doctrines po ng mga nila, alam niyo kung anong doctrine nila? Their doctrine is, do what you want. Gawin mo kung anong gusto mo. Kanina ang doctrine ngayon? Diba yun yung sabi ni Satan? Gusto niya, laging siya ang masusunod. Laging I, ako, 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 gusto ko, ako yung masunod. At ayaw niyang sumunod sa Panginoon. At yun ang doctrine na makikita natin sa TV. Diba? Anong sabi sa TV? In-encourage tayo na maging malaya. Gawin ang kahit anong gusto natin mga kabataan. Na para bang minsan yung mga magulang natin, kinukulong tayo. Ayaw natin yun. Ayaw natin. Pero, what God is, what wants us to do is to come to Him and do what His will is for us. Kasi that's the best for us. Ngayon, this is the Satanic Family Altar. At kapag tayo lahat, umupo na lahat sa larapan ng TV, it's time for Bible study. The problem is, ibang Bible yun eh. Hindi ko alam kung anong klaseng Bible yung meron doon sa Bible study na yun. At nakakalungkot, bilang mga Kristiyano, sama-sama pa tayo, buong pang-pamilya, sabi niya, the Satanic Family Altar. Sabi dito, the theory of mind controlling mind was originated by Satan to introduce himself as a chief worker to put human philosophy where divine philosophy should be. Of all the errors that are finding acceptance among professed Christian people, none is a more dangerous deception, none more certain to separate man from God than this is. So, part ng ating study is television or the producers of these movies, Hollywood movies, entertainment. They are our new high priests of a new religion. Instead ng ating high priest ay si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ating tagapagligtas, we have new high priests, which are the producers of these movies. And as Christians, here in PYC, dito sa Bicol, we know na what we want is for Jesus to be in our hearts. Tinatawagan tayo ng Panginoon na tanggapin yung kanyang pag-ibig. At gusto natin na maging enamored tayo na pupuno tayo ng pag-ibig na nanggaling sa kanya. Sabi dito, it opens a door through which Satan will enter to take possession of both the mind that is given up to be controlled by another and of the mind that controls. So, didiretso na ako, nilipat ako ng topic. Tapos ko yung movies na topic. Didiretso tayo sa games. So, what games do you play? COC. Talaga yung hindi lang ako. Title nito ay Virtual Unreality. Buzzer Creator. So, na-discuss namin kanina, ang great controversy, ang labanan, we are at war, sabi natin kanina. At ang sabi ni Pablo, ang labanan ay hindi gamit yung mga baril, yung mga tangke, mga helicopters na yan, mga pagsabog, mga bomba, kundi ang ating gamit sa ating labanan ay yung salita ng Panginoon. At ang sabi dito, meron akong point na gusto emphasize. Sabi ito, the goal is, basahin natin ulit, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi niya, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience. That is the goal, mga kabataan. Na yung bawat laman ng ating isipan, ay walang iba kundi yung pagsunod lamang sa ating Panginoon Jesus Christ. At ang mga pumipigil dito ay isa, yung pag-aaralan natin ngayon ay paglalaro ng games. Paano kaya nangyari? Question, meron bang makukuha na maganda sa paglalaro ng games? Belongingness, nalaring na ako. Enjoyment. Siyempre nakakatuwa maglaro ng games. Pampalipas oras pag walang magawa, positive ba? Pwede rin, kasi wala kang magawa. Ano pa? Relaxing. Ano pa? By the way, mga kabataan, gamer ako. Kaya ako na nagle-lecture dito. At yung kanina, mahilig din ako manood ng movies. At there's a point in my life before na after kong graduate ng college noong 2008, nursing student ako, kapag kwento mga sa kanila kanina, kapag ka-exams namin, noong fourth year na ako,
nag-graduate na ako. Bago kami mag... Ang exam namin sa nursing ay 100 items. Sa isang araw, meron kaming 200 items na ito. At bago kami mag-exam, maglalaro muna ako. Meet for speed. Yan yung ginagawa ko. Bukas, 200 items na naman. Isa sa umaga, isa sa hapon, maglalaro na naman ako. Pagkatapos ng exam, dali-dali ako uwi kasi maglalaro pa. Ganun ako ka-addict. Pero salamat sa Panginoon, nakapasa pa rin naman ako sa exams namin. Ngayon, after kong graduate naman ng college, hanap ako ng trabaho, mahirap namin maghanap ng trabaho, mga nurses, kasi ang dami namin. Nung graduate kami, nag-board exam kami, ang pumasa ay 60,000 na nurses na bago. Ang problema, bago kami graduate, ang dami pa mga nurses na walang trabaho. Mga hundreds of thousands pang walang trabaho. So may mga bago na naman nurses, wala kami mahanap ng trabaho. So nagkamanap ako ng trabaho, wala akong nakita, umuwi ako sa bahay namin. Tapos umupo ako sa bahay namin kasi may sarili akong TV. May couch ako, may upuan ako doon, tapos may TV akong sarili. So yun lang ginawa ko for 3 months. Nanood ako ng TV. Hindi ako nanonood ng TV yung mga GMA, ABS-CBN, hindi ganun. Mga Hollywood movies yung pinapanood ko. Lalo kayo ko rin ng Tagalog, gusto ko Hollywood movies lang. Tsaka mga anime yung pinapanood ko. Ang schedule ko ay 10 o'clock ng umaga, gigising ako. Tapos start na akong manood ng TV. Ang halian, kukunin ko lang yung pagkain ko, upuhuli ako sa buwan ko. Dire-diretso na yun, tapos pagkakunin na naman, kakain na naman. Hanggang alas 12 ng ating gabi, yung schedule ko. Tapos matutulog na naman ako. Depende pa yun kung napasarap na noon hanggang alauna, alas 12. Kinabukasan, alas 10 naman, for 3 months. So ganun ako ka-addict sa panonood ng TV. May kasama din yung paglalaro ng games. Pagka wala akong mapanood, nalaro naman ako ng games. May computer din ako doon. So ako ay addict talaga sa pagpanood at saka paglalaro ng TV. So hindi ko alam ko kung ano yung experience ninyo ng mga naglalaro. So I've been playing games for... Mula ng grade 4 ako, naglalaro na ako ng computer games. So ganun nakahaba hanggang graduate ako ng college. Hanggang matagal pang panahon. So, ano ba ang mga benefits ng paglalaro ng games? Titingnan natin ayon sa kanilang research. Ano? Sabi nito, benefits ay, it improves motor skills for preschoolers, sa mga bata. And improves spatial reasoning. So gumaganda daw yung kanilang motor skills, yung mga pagkilos, mga paggalaw. May kinalaman sa sabi niya. Pangalawa, problem solving skills. Kung dito pa lang maglaro, gumagaling ka mag-solve ng problem. Lago na. Pro-social games. No? Siyempre, kapag sabi nga kanina, may belongingness daw kapag ka naglalaro. Siyempre, marami kang friends, di ba? Mga taga-iba-ibang lugar, hindi mo naman kilala, pero naging kaibigan mo sa paglalaro. Tama yung kanina, reduces stress and depression in some, improves skills that would be used to kill. Ito yung isa ka nun. Ang games kasi, originally designed siya yung mga Counter-Strike. Designed siya, hindi naman, di ba? Pwede. Okay. Mara niya tayo mo yun. Gawa ka po muna. Sabi na, improves skills daw. Ginagamit siya ng mga army. Ang mga soldiers, pinaglalaro sila na mga shooting games. Yung mga shooting games na gano'n. Para gumaling sila na mag-target ng kalaban. The problem is, binigay na siya ngayon sa lahat, hindi na siya pang-army. So kahit sino pwede na maglaro. At ang sunod ay for chronically ill patients, yung mga malapit na mamatay, nakakatulong din yung sa kanila para syempre nagpunta sila, malapit na sila mamatay. So, yan yung pangyari na benefits. Sunod ay, ano naman yung addiction? Sabi nito, ang addiction ay isang compulsive behavior that brings short-term pleasure but long-term dysfunction. So, sino sa inyo dito ang addict? Eh, daw kasi isa meron kang experience. Kasi ako yun. Hindi ko pa naman sinabi kung saan natin ka. Sino sa inyo ang addict sa game? Hindi na natin. Para malaman natin kung sino ang isang addict sa games, hindi yan basta-basta sinasabi na, oh, addict ka. Hindi ganun. Meron tayong survey. No? So lahat kayo mag-take ng survey. Meron tayong 20 questions. Ang sagot lang ay yes or no.
Ibilangin nyo lang kung ilan yung yes. Okay? Wala tayong paper. Ibilangin nyo sa kamay nyo, kaya lang 20 yun. Ibilangin nyo paa. Sabi nyo paa nyo mamaya pagkakabawit ng 20 yung questions. So, sige, game tayo. First question. Ready na kayo ha? Tandaan nyo, bilangin nyo kung ilan yung yes. First question. If you are not able to tell how long you've been playing, kung di nyo daw alam kung gano'ng nakahaba yung paglalaro ninyo. No? Number two, if you find yourself lying about the game, kapag ka nagsisinungaling na kayo dahil dun sa paglalaro. Galing sa computer shop, no? Disrupting sleep patterns because of the game. So hindi ka na makatulog, hindi na maganda yung pagtulog mo dahil sa paglalaro. Number three. Number four, if you have intense cravings for the game, pagka talagang gustong-gusto mo maglaro, palagi. Sir, paano pag minsan, yes pa din? Minsan? Yung ngayon. Presently. Number five, you're growing from family or friends. Para kayo mo na silang kasama, gusto mo maglaro pa natin. Number six. Losing interest in other things you used to enjoy. So may mga gusto ka dati, ayaw mo na ngayon kasi gusto mo malalaro. Number seven, gaming for more than 2 hours a day, the majority of the days of the week. So usually, sa buong linggo, lalaro ka 2 hours a day. Pangwalo, declining performance to school or work. Kapagka mababa na yung grades mo, hindi naman, taas mo rin. Huwag diba na yung mga gamers na matatalino? Oo naman. Pero bumababa pa rin yung grade. Number 9, physical pain kapagka may sumasakit. Nalala ko dati, nung naglalaro ako. Nung naglalaro ako dati ng Need for Speed, wala akong sariling computer kasi nasira ang computer ko. Nakikilaro ako dun sa dormitory yun eh. Nakikilaro ako sa dormitory, dun sa room ng classmate. Ang schedule ko ay 12 o'clock na madaling araw hanggang 4 o'clock na naman. Kasi ginagamit nila yung computer eh. Kapag umaga, hapon, gabi. So hindi lang nila ginagamit, pagtulog na sila. Sabi ko, pagtulog na kayo, ako naman ang mag-alaro. So yun yung schedule ko at nararamdaman ko, sakit na. Galing na. Sakit. So physical pain, parang gano'n. Number 10, blind to the negative consequences of the activity. Ibig sabihin, hindi mo alam kung anong epekto na hindi maganda ng paglalaro. Alam niyo ba yun? Hindi niyo pa alam, hindi ko pa discuss eh. Wala pa akong discuss, hindi ko pa alam. Siguro check kayo nyo. Number 11, buying things in the game with real money. Number 12, playing through meantime. Number 13, glorifying the game. Number 14, having an emotional disturbance when the game is taken away. Yung mga naglalaro, nagulupasay. Number 15, mood swings. Mood swings, pabago na lang. Number 16, withdrawal symptoms after playing. I mean, withdrawal symptoms, yung mga sumasakit ng ulo after maglaro. Nahihilo. Nahihilo, nasusuka, nilalagnat. 17, continued gaming despite serious real-life consequences. Yung mga tipong umabag yun ah. Parang ang dami nyo ng problema sa buhay, sa pamilya, pero nilalaro pa. Persistent inability to cut down on gaming time. Sabi nyo, ano, mabawasan ko na yung paglalaro ko ng 5 seconds. Talagang kahit anong gawin mo, hindi mo na ano, hindi mo na kaya kung bawasan yung paglalaro ng gaming. Number 18, time spent on the game or overtime. Number 20,
Thinking often about the game when you're not playing. Sino nakakuha ng 20? 19. 18. 17. 16. 15. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Magtas ba kayo lahat? Nakapagtas ba lahat? Hindi na taas yung iba. Baka zero. Zero na makas. Kaya hindi na taas. So, kaming yes. Ay, sir, kwentos. Para malaman daw kung ani ka, kailangan mo lang na 4 checks. Wow. Oh my gosh. So if you have 4 checks and above, ikaw ay addict. Ay sa one survey. RPG, role-playing game, MMO part RPG, basic yung like their online role-playing game, tulad lang. Ano ba yung Kabal? Kabal yung mga ganun, Kabal, mga... MU. MU. So, alam nyo na yan. May real-time strategy games. So, ito yung mga pag-uusapan natin. Kung saan, itong lahat ng ito ay nakaka-addict at violent. So, pag-uusapan natin ngayong tanghali ay yung mga nakaka-addict at violent. So, kasi marami pa mga ibang games hindi naman nakaka-addict din violent. So, sabi ni Philip Zimbardo, ayon sa research, yung mga naglalaro daw, itong epekto sa kanila, sabi niya, boys are 30% more likely to drop out of school than girls. Dahil sa maglaro. So, duri na natin ito, lalampasan ko siya. So, ang poses daw itong lahat na ito, girls outperform guys at all levels of education. 2/3 of students in remedial programs are boys. 5 times more attention deficit disorder than girls. Fear of intimacy and awkwardness, especially with the opposite sex, pamuli, don't know the language of a facial contact, body language. Ang costo niyan, excessive internet use, video gaming, average 10,000 hours by 21 years old, and pornography by average 50 video clips per day. Sabi sa Game Addiction page 83, good games provide the illusion that a player's accomplishments were insurmountable feats, the stuff of poetry and legend, when in fact, every one of the player's successes and victories were planned. Actually, merong community, pero meron ding achievements. Yung pangalawa dito is achievement. Para bang, kapag ka naglalaro ka ng games, ang dami mo nagagawa, di ba? Sa mga games kasi may mga mission. So kapag natalo mo yung boss, parang pakiramdam mo sa sarili mo, ang lakas mo, ang galing. Di ba? Samantalang pag pumunta ka sa tunay na buhay, wala akong kwentong tao. Walang exciting na nangyari, wala akong na-accomplish. Kaya parang gusto natin bumalik ulit sa games. Kasi dito, meron akong mga powers. Meron akong kaya ang gawin na kakaiba. Sabi nito, at ang sabi niya dito, the thing here is, yung mga panalo mo daw, yung mga victories mo, pinano na nila. Alam na nila na mananalo ka talaga, na magiging victorious ka daw. Turin natin ito. Escape, sabi niya. Pangatlo, why people play video games is escape.
marami sa ating mga kabataan may mga problema sa pamilya. Mga problema sa kumpanya naman, may problema sa maraming mga problema at gusto natin lakasan yan. Pero pag naglalaro ka ng video games, naalala mo ba yung mga problema? Sabi niya, live the life you've always dreamed of without any risk or danger to yourself. So kapag ka naglalaro ka ng video games, meron kang isang character doon na kahit anong klaseng character yun na gusto mo, magiging yun ka. Kunwari, sa buhay mong ito, estudyante ka lang, wala kang alam gawin. Pero kapag gumawa ka ng character doon sa game, makagawa ka ng character na gwapo or maganda, na sexy, na kahit anong mga skill, meron siya. So yung pinapangarap mong buhay, nandun sa game. That's why people play these games. These are role-playing games. So, sunod ay number 5, release and enforce aggression. Sabi nito, hostility was increased both in subjects playing a highly aggressive video game and those playing a mildly aggressive video game. Subjects who had played the high aggression game were significantly more anxious than other subjects. So ito yung isang research sa Wall Street Journal na kung saan yung pagiging hostile ng isang tao o isang kabataan ay tumataas kapag ka masyadong agresibo yung nilalaro. Tulad na maraming first-person shooters. Usually sa mga games ngayon na nakakatuwa para sa mga kabataan, yung may mga pinapatay. Parang pag Dota, yung pinapatay. Yung GTA, lalo-lalo yun talaga. Okay, yun yung mag-react. Lahat kasi pwede mong gabit. Diba? Doon sa game na yun, na kung saan ay tumataas na yung hostility. Sabi nito, number 6, there is competition. Gusto natin kasi lagi mga kabataan, ipagalingan tayo. Diba? Ipagalingan. At sunod, there is discovery. Akalain mo yung naglaro ka lang ng game kung saan-saan ka na natin. Hindi ka umalis sa bahay mo, nakaupo ka lang. Nandun ka lang sa computer shop. Pero ang dami mo ng lugar na natin pa. Yan yung isa sa mga gusto ng mga kabataan kaya sila naglalaro. At ang sunod ay pleasure. Masarap kasi sa pakiramdam. And actually what happens is mga kabataan, kapag ka tayo ay naglalaro, meron sa ating brain na ipiniproduce na neurotransmitter, yung tinatawag natin dopamine. At yung dopamine na yun, ito yung nire-release ng utak natin kapag ka tayo ay nakakaramdam ng masarap na pakiramdam. At it's possible na yun yung magiging way ng addiction natin. Nakaka-addict siya na kung saan, napapansin nyo, nung unang panahon, ang TVs or ang movies or ang video games noon, alam niyo ba klaseng video games na noon? Yung isang box lang na gano'n. Tapos mayroong dot lang na gano'n na gumagalaw-galaw. Ang unang game nila ay yung Pong. May dalawang buhit lang na gano'n. Tapos sasaluhin yung tuldo. Gano'n lang. Simple lang. Paglaro kaya kayo ng gano'n yan. Boring, di ba? Kasi yung utak natin, hindi na kayo yung gano'ng laro. Kasi gusto natin yung mas maganda ng mas maganda ng mas maganda. Yung mapapansin nyo yung mga games ngayon, parang totoo na. Dati mga drawing-drawing lang, napangit na drawing. Hanggang sa maging 2D, naging 3D. Hanggang sa sobrang gaganda na parang totoo na talaga yung laro. Kasi pinapaganda nila ng pinapaganda. At ang ginagawa ng mga kabataan, ini-increase yung pag-produce ng dopamine sa ating utak na naging addict na talaga tayo sa laro. Kaya pagka yung pinapanood dating movies ay lupa na, boring yun. Kasi hindi na yun yung ano eh, hindi na yun yung gusto natin. Kaya makapansin nyo ngayon, lagi silang gumagawa ng lalo pang mas maganda ang mga movies. Hindi tayo. Sabi niya, day in gameplay, day in game shopping, day in game sex, if it can be put together in a way that somehow more pleasing, we might assume that designers will try to make. So yung dinidesign nila to para talaga tayo ay maglaro. So ibig sabihin, as Christians, na sumusunod sa Panginoon, we are supposed to be using our brains. Tama? Ginagamit natin yung utak natin, ginagamit natin yung frontal lobe natin para gumawa ng desisyon. Hindi sila yung magdidesisyon para sa atin. Kung ano yung dapat natin gawin. Pang-siyam ay yung stories. So sabi ni J.R.R. Tolkien, kilala ito, yung author na yan, writer ng Lord of the Rings. Sabi niya, a second world that the human mind
can step into and believe in. What's this? Mga kabataan, we are living in a real world. In this world, on the earth. At kapag tayo ay naglalaro, we are now living on another world. Ano ibig sabihin nito? Tama niyo ako dito. Ano ibig sabihin nito? Ang ating mundo sa inyong kumuha. Sino nag-create ng ating mundo? Ang Diyos. And sinong gumawa ng world kung sa kabila? Kung sa games na nilalaro natin. Hindi. You know, halos lahat ng games, there is another world. Tama? There's another world. And those people who created it are the creators of that world. And the problem is, we are living in their world. Tayo ay nabubuhay sa ibang mundo na ibang creator ang gumawa. Makikita natin? Sabi dito sa second world that the human mind can step in and believe in. Sabi niya, Game Addiction, Clark and Scott, page 8. Imagine that your favorite story could go on forever. Then imagine that you are the main character. Ang maganda dun sa nilalaro natin, tayo yung bida. Di ba? Ang problema kasi dito sa mundo ko, hindi ako bida. Hindi ako yung pinakamagaling, hindi ako yung pinakamatalino, hindi ako yung pinakamaganda, pinakamwapo. Pero dun sa nilalaro ko, ako yung bida. Ako yung main character, sabi niya. Now, imagining that you can choose between thousands of these stories, in essence that you can pick a never-ending story that's right for you. This is what sophisticated games are. A place where we, you and me, control the story in plot for you. This is what's happening. Kapag tayo naglalaro, sabi niya, Brian Meneke, Iowa State University. What happens is that people often suspend disbelief and immerse themselves cognitively in environment. And other gamers will tell you that they, in a sense, become one with the environment. Na-experience mo na ba yun? Na parang talagang kasama ka na dun sa nilalaro mo. No? At parang mas nag-i-enjoy tayo na nandun ka sa ibang mundo kaysa dito. Kasi dito ang boring. Diba ang boring ng buhay? Papasok mo ako sa school, upo ko dun, makikinig ako sa teacher ko, hindi ko naman naintindihan, naantok pa ako. Hindi masarap pagkain dito, at marami pang iba. Pero pag nandun ka sa kabilang mundo, ang ganda lahat ng nangyayari. Sobrang exciting. Kaya para bang minsan ayaw na natin bumalik. Kaya nga kapag ka, yung tawagan na ng nanay mo, nakakain na, gagalit ka pa eh. Sabi mo, sandali lang, nilalaro pa ako, mag-aaway pa kayo nangyari. Na para bang ayaw mo na talaga ang lumabas dun sa mundo na yung kinalala niya. Sabi niya, the human body can release a variety of chemicals responding to games as though they were completely real and physical experience. So para bang ang nangyari daw, ang galing ng mga gumawa ng games na para bang pinalalabas nila na sa utak ng tao, totoo na yung created world nila, the virtual reality. Tawag na rin nila dun ay virtual reality. Reality siya pero virtual. Ang kanilang dinabang mga games na. Sabi niya, visually, images seem to have the ability to immerse and enchant us with or without our permission. Papayag ba kayo mga kabataan na meron silang gawin sa utak nyo? Nababuhin nila yung mga pag-iisip natin? Papayag ba kayo? Nailagay tayo sa Panginoon? Siyempre hindi. But, kapag ka naglalaro ka, hindi mo iniisip yun. Pero that's their goal. With or without your permission, babaguhin nila yung iyong paningin. Sabi niya, these are media that give experiences to our real eyes, our ears, hearts, and brains. Experiences that professionals painstakingly design to be fun and breathtaking and exhilarating. So talagang, pinapaganda nila ng todo itong mga larong ito para talagang tayo ng mga naglalaro ay gustong-gusto natin lalaro yung kanila. Pinapalaro sa atin. So, tuloy tayo. Sabi niya, Cyber Junkies, a strongly addicted player relates to this online world as the real world, and his or her other life is simply a necessary game. Nakalukot. Na para pang yung game na talaga yung totoong laro. At yung buhay niya dito para ano lang. Hindi na ito yung totoo. Parang minsan bumabalik ka na lang sa buhay na ito. Paminsan-minsan. Alam niyo ba na there are stories na sa, I forgot yung country na yon. Merong isang lalaki, nagpakasal siya dun sa isang character dun sa game na nilalaro niya.
testing. Kinasal talaga sila. Ganon katindi yung effect ng games na ito kapag ka sobrang na-addict ka talaga. Na para sa'yo, totoo na. Yun ang doon sa loob ng game na nilalaman. Sabi niya, tuloy tayo. These spaces are in direct competition with the rest of reality. Most of the entertainment we've had in human history gives us natural breaking points. The chapter ends, the film ends, or there's a commercial break. Usually, ganun eh. Kapag nanonood ka ng movie, natatapos. Pero sa games, natatapos ba? Yung Dota, tapos na ba? Na iba? Hindi pa. Yung kabal, naglalaro ako ng kabal natin. Hindi pa tapos yun ang gamay. At wala katapusan yung mga games na ito. Hindi natatapos. Kahit nga man lang maglaro ka ng cellphone. Naglaro ako last na. Mind game siya, puzzle game siya, yung 2048. Nilaro ko yung numbers lang siya. Hindi siya talaga games na violent and high effort. Kapag ka, ewan ko ba, after kung kapag ka natap, hindi natatapos eh. Kapag ka, wala ka ng move, parang gusto mo pang ulitin na naman. Ulitin na. Para bang ayaw mo nang tumigil. And it really does not end. Ang mga games na ito. So, tuloy tayo. Sabi niya, most games are set now to be played for long periods of time. Most games are played, so not to be played for long periods of time. Napakahabang oras. If you have, anong mga games ang nilalaro niya? I can play, siguro, pinakamabilis kung natapos ng isang game. I played a game. I played Assassin's Creed. Before, natapos ko siya yung missions niya na 3 days. Tatlong araw siya. Talaga naglaro lang ako. Tatlong araw. Hindi ako, wala akong ibang ginawa. Nakain na ako. Kasi ngayon, hindi na ako main. Naglaro lang ako straight lang for 3 days. Tulog ko siguro mga 4 na oras lang sa isang araw. So, ang goal talaga nila ay tapusin mo siya ng mga napakahabang mga panahon. Eh, syempre, wala naman sa inyong gagawin na maglalaro lang. So, lalo kayong tatagal ng tatagal ng tatagal sa paglalaro. And that's the design of these people. Sabi niya, it's built into the fabric of the gamer culture. It's encouraged by game marketing. And there aren't enough full-stop inputs. Wala siyang mga ano yung mga points sa laro na titigil ka. Walang ganun. Gusto mo, pag naglalaro ka, tuloy-tuloy lang. Na para bang ayaw mo na tumigil. Sabi niya, in most games for people to stop you at a clock, you realize that it's time to sleep. Kung naglalaro mo, kahit tinitingnan niyo oras. Minsan, pero usually yan dito yung mga oras, yung araw yung dito yung mga oras. Ay, gabi na pala. Tapos ang laro ka ulit. Ay, umaga na pala. Napagano na ba kayo? So, usually gano'n. Sabi niya, this will then dull the taste of reality. Parang, ang mga kabataan ay ayaw na tuloy ng reality. Sabi niya, the mediocrity of reality seems like torture by comparison. Sabi niya, huwag na tayo. Ito ba? Sabi niya, game developers create worlds in which people live. In that way, they have close to godlike powers. Ito yung isa sa mga iniimbat na kaaway sa ating mga kabataan. Kung saan? Gusto ng kaaway na gusto hindi natin yung gusto niya. Alam niyo yung sinabi ng ahas kay Eva? Sabi niya, pag kinain mo yung prutas na yun, mamumulat yung mata mo. Tapos, nalalaman niyo yung mabuti at masama. Ang sabi niya doon, magiging kang parang Diyos. Magiging katulad ka. Kaya ayaw rin sa iyo pakain ng Panginoon. Magiging katulad ka niya. That's originally Satan. Yun yung gusto niya, nasabi niya. Gusto kong maging katulad ng kataas-taas. At ipinasa niya yun kay Eva at pinapasa pa hanggang sa ating Panginoon. That's why ang mga games ngayon ay meron kang godlike powers na hindi naman posibleng mangyari sa panahon sa reality, pero meron siya sa mga nilalaro natin. Sabi niya, there's this delight in controlling growth, development, and evolution. And any fan of a god game enjoys the opportunity to insert complete dominance over the people and places in the game. So yun yung kapag ka ikaw ay naglalaro, meron kang god complex na para bang lahat pwede mong gawin.
pag naglaro ka nga ng GTA, lahat nga pwede mong gawin dyan. Patayin mo lahat, bubugin mo lahat, nakawin mo kotse, nakawan mo yung bangko, lahat pwede mong gawin. Na para bang nilalagay siya na, ikaw ang Diyos dito sa lugar na ito. And that's a satanic doctrine na kung saan tayo ay magiging na Diyos. But Jesus Christ is calling us to be obedient to Him, to receive this love, this offer of love for us. Ano, why is gaming such a dangerous addiction? Bakit daw napaka-delikado na addiction na ito? Hindi kayo ha? Una-una, it's socially acceptable. Yung droga, bawal. Diba? Yung pinagbabawal ang droga, bawal yan. Hindi yan patanggap-tanggap. Yung gambling, sugal, bawal. Hindi rin maganda yan, diba? Pag sinabi sugal, pangit. Pornography, pangit din. Mga addicting ko lahat ng ito. Pero yung gaming, pag sinabi mo naglalaro ng games, sa isip ba ng tao, mali yun? Kaya delikado siya. Pati nga yung mga magulang naglalaro eh. So hindi iniisip ng tao na hindi siya maganda, kaya delikado siya. Pangalawa, there's an extreme novelty to the game. No? Meron siyang mga rewards, meron siyang endless risks. Ako saan, ito ay, meron ito. At yung panguli, diretso natin dito. Brain tells you enough with food and drugs. Kapag ka kumakain kayo, di ba? Sinasabi ng brain nyo, busog ka na. Nakamdaman mo sa ano mo. Kapag ka, hindi ko naman alam yung experience na nagdodroga. Pero siguro may pinapatigil din sila ng brain. Pero sa gaming, walang sinasabi ng tama na. Mayroon ba nasasabi sa inyo, naramdaman nyo na parang tama na, ayaw nyo na maglaro. Walang ganun. Hindi naman kayo nabubusog kapag ka naglalaro, di ba? So hindi tayo tigil. So, sabi dito, whether it's a behavioral addiction or a chemical one, process or substance, the same genes are involved. So, it's addicting talaga. Sabi niya, diretso na tayo. Tinignan nila yung brain ng isang video game addict at yung isang drug addict. Sabi niya, the game addict's brain, when thinking about the game, looks just like a drug addict's brain when thinking about the drug. Ngayon, anong meron sa brain? Anong nangyayari sa brain? Ano to? Measured frontal lobe yan, activity of non-gamers. So, meron sila experiment na ginawa, tatlong grupo. Yung unang grupo ay hindi naglalaro ng video games. Yung pangalawa, regular video games, regular video gamers. At yung pangatlo, mga addicts sa video games. So, tinignan nila yung beta brainwave activity. Ano nga meron sa beta brainwave activity? Normal state of consciousness. Yung nag-iisip na tao. Para ngayon, nakaupo kayo dyan, pinag-iisipan nyo yung sinasabi ko. Kung maniniwala ba kayo, kung tama ba yung sinasabi ko, kung mali. Pinag-iisipan nyo. So, tinignan nila, nakita nila sa brainwave patterns ng hindi naglalaro, normal. Normal lang yung brainwave, beta brainwave activity. Pangalawa, yung regular gamers. Tinignan nila, sabi niya, slip out of beta wave activity upon beginning the game. So, nung nag-start sila naglaro, nawala yung beta brainwave activity, naging alpha brainwave activity. Yun yung ano, relax state ng ating isip na kung saan hindi ka na nag-iisip. Hindi ka nag-iisip. So, sabi niya, beta waves return after the game was done. So, nung tumigil sila naglaro, bumalik yung beta brainwave activity. Sunod naman, pangatlo, heavy game user. Sabi niya, brains remain with little beta activity even after the game was over and appeared more like somebody suffering from dementia than a normal brain. They only used the prefrontal region of their brain. So, yung mga sobrang addict na doon sa paglalaro ay hindi na nahaalos na gagamit yung kanilang frontal lobe. Ibig sabihin, hindi na sila masyado nag-iisip. Imagine ang isang Kristiyano, mga kabataan, ang isang Kristiyano tumanggap ng pag-ibig ng Panginoon, hindi nag-iisip. How can we share the gospel to other people if we ourselves are not thinking about it? Tama ba? Sabi niya, Akio Mori ni Neon University, beta wave activity in people in the video game group who spent 2 and 7 hours each day playing games was constantly near zero even when they weren't playing, showing that they hardly used the prefrontal regions of the brain. Tanong ko sa inyo, yung 2 hours a day mahaba na.
Haba na yun, 2 hours a day? Yes. Haba na daw yun sa iba, pero kay ate, hindi daw eh. Simula pa lang yun. Wala pa yun. Actually, tama siya. Maiksi yung, kapag na 2 hours na naglalaro, hindi ka pa masyado naman. Maiksi pa yun. Maiksi pa yun sa paglalaro. So dito, nakita natin, 2 hours pa lang. 2 hours and 7 hours pa lang siya naglalaro. Pero nakita sa kanyang brainwave pattern na sa activity ng kanyang brain, hindi na masyado lumagana. Hindi siya masyado nag-iisip.